Good day! This is Teacher Rowan. I'll be your guide in exploring Google Apps for Education, for teaching and learning. In Google for Education, teachers can connect and collaborate easily while staying on task. It gives teachers the freedom to spend more time personalizing the learning experience and less time managing it. Students can learn essential skills such as 21st century problem solving, which they can use it in their future careers. As such, the accessibility features will also help and assist every learner to do their best work. Google offers different useful applications that we can use to connect education to technology. This will help our teachers as a 21st century educators to innovate and find ways on how to make teaching and learning more exciting, engaging, effective, and flexible to the demands of the society. Let's re-explore the education experience by discovering new angles to create, collaborate, and communicate as one. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Ang pagkatuto huwag gawing komplikado. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating Itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yan! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa mga patuloy na nakasuporta sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, DepEd YouTube channel ng DepEd TV at sa iba pang social media platforms ng DepEd. Magandang hapon sa inyo. Magandang buhay. Hello muli sa ating mga mag-aaral mula sa grade 7 at pati na rin sa ibang mga mag-aaral. Nawa po ay maaari i-share ninyo ang aking live stream para po mapanood at matulayan rin sila ng pagkatuto sa Araling Panlipunan. Hello po sa ating mga magulang na patuloy po nakasuporta sa kanila po sa pag-aaral ng kanilang mga anak at gayon din po sa mga kapwa ko guro na patuloy din po na gumagabay sa kanilang mga mag-aaral naman. Ano po? Hello po sa ating lahat. Nawa po ay mag-ingat ang bawat isa. Medyo malamig na ang panahon pero meron pa rin init. So, let's still do working together in a great paces. Ano po? Sana maging masaya pa rin tayo despite of different circumstances na ating nararanasan ngayon. Medyo maulan, medyo mainit, marami tayong nararamdaman sa araw na ito. Hello po, marami magandang hapon po from Lalo National High School from SDO Cagayan Region 2. Hello Joshua Pasyon. Okay, and Ma'am Jessica from Abuyod National High School. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, nais ko munang kilalanin ang nangunang paaralan noong nakaraang linggo. Yan. Ano, ito yung week 2 natin, last week. Siya ay ang paaralang. Yan. Ito ay ang paaralang. Yan, Porac National
High School. Okay, kasama din dyan ay ang Ingon Romona Integrated School and Laldon National High School. Last time, pati na rin po ang Santo Niño National High School from Batangas yata siya, no? You're the best. Ang dami supporters from different, from Luzon, Visayas hanggang Mindanao. We can, nakakarating tayo hanggang sa Zamboanga. Tapos up north ng Isabela and Cagayan. Hello po sa inyo. Sa iba't ibang regions ng Pilipinas, magandang hapon, magandang araw, maulan man. Let's enjoy the weather. Ano po? Okay. From Sean Patrick Vinagrera Mayandok from 7 Einstein, Laldon National High School. Yon. Hello sa iyo. Gayun din kay Pierre Lehi Fermin. Ganun din from Laldon National High School. Maraming salamat sa inyo. Patuloy nyo lang, i-share nyo lang nang i-share para mas marami tayong matutulayan ng pagkatuto. Okay? So, muli. Ako si Tutor Ali para sa talakayan sa Araling Panlipunan 7. Nawa ay matulungan ko kayo sa inyong pag-aaral sa Araling Panlipunan. Ano? Sana mag-enjoy kayo habang kayo ay natututo. Ano po? Nelcy Caligagan from 7 Sincerity Porac National High School. Hello! Talagang patuloy ko itong mga ano viewers. Ayan. Sila Nelcy from Porac National High School. Hello po sa inyo. Salamat po sa suporta at patuloy niyo pong i-share sa iba. Ano po? Salamat po. Ayan. So, sa tayo ngayon ay nasa ikaapat na linggo, ay ikatlong linggo sa ikaapat na markahan. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, inaasahan na ikaw ay nasusuri ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. So, ano kaya yung right word? Diba? Meron tayong makikita dito na nasusuri ang alin ba yung susuriin natin? Yung nationalismo. That's the big word dyan eh. Nationalismo saan? Sa Silangan at Timog Silangang Asya. Hi din sa'yo, Angela K. from Angela K. Bautista from PNHS or Porac National High School. Okay. Yan. Okay. Sa pagtatapos ng online tutorial na ito, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Gayun din, napahalagahan ang mga salik, pangyayari at kahalagahan ng nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. So dito ay naipaliliwanag and napahahalagahan. So hello din sa'yo, Crison J. Galang from 7 Sensibility from Porac National High School. Hello sa'yo. Hello sa inyo. Ano, share nyo sa mga friends nyo para marami rin matutulayan. Okay? Good afternoon po, Roy Puri Alipala from SDO Calamba City, Buntog National High School. Hello sa'yo! Okay, sa ating pagpapatuloy, salamat po muli sa SDO Negros Oriental para sa ating mga self-learning modules na ginagamit. Patuloy po na ang aming pasasalamat sa inyo. Ano po? Hello po! Magandang hapon din sa iyo ay sa Espiritu Santo Cruz. Salamat sa iyong pag-appreciate. Okay. So, kung ating babalikan ang ating talakayan last time, ano kaya yung maaalala ninyo? Okay. So, let's do this. Okay. Ating gunitain. Balikan natin ang nakaraang aralin. Piliin ang tamang sagot na inilalarawan sa bawat bilang. Gamitin kasagutan ang hugis na kaakibat ng tamang sagot. Hello, Nelleya. Good afternoon. Yan. So kung ano ang makikita niyong shape, yun ang isasagot niyo sa akin sa comment section. Okay na ba? Ha? Okay, so let's start. Yan. Okay. Masigasig akong naglingkod sa hari ng Espanya sa kabila ng aking pagiging isang Portuges. Sino ako? Again,
Masigasig akong naglingkod sa hari ng Espanya sa kabila ng aking pagiging isang Portuguese. Sino ako? Heart, Ferdinand Magellan. Star, Miguel Lopez de Legazpi. Again, heart, Ferdinand Magellan. And star is Miguel Lopez de Legazpi. Okay? So, mula kay Sean Patrick, kay Pierre Lenny, Joshua, Mel Lea, Fortune Flower, Jamie De Vera from Santa Maana, San Gabriel National High School, from Jessica Gemmaline Marliari from Porac National High School, 7 Sincerity, and Angel Pugal, their answer is heart. Check kaya natin. Okay, very good. Siya ay si Ferdinand Magellan. Okay, so next, number 2. Hello, Jamie De Vera Bornola, Donna Maika Baldos, Chris Ford Javier. Number 2, pinamumunuan ko ang labanan sa Mactan laban sa isang Portuguese na nagnanais sakupin ang Pilipinas. Sino ako? Pinamunuan ko ang labanan sa Mactan laban sa isang Portuguese na nagnanais sakupin ang Pilipinas. Sino ako? Heart, Lapu-Lapu. Star, Raha Humabon. Again, heart, Lapu-Lapu. Star, Raha Humabon. Okay, so from Chanel Silva, Lezzy Ri Dupaya. Hi. Ano pa ba? Nelsie Caligagan, Angel Frugal, Chris Ford, Fortune, Jamie. Okay, the right answer is yon. It's a heart. Okay, ang galing ah. Next, number 3. Ako ang nagtagumpay sa pananakop ng Pilipinas dahil sa sanduguan ko sa mga lokal na pinuno. Sino ako? Ulit, ako ang nagtagumpay sa pananakop ng Pilipinas dahil sa sanduguan ko sa mga lokal na pinuno. Sino ako? Marco Polo, heart. Miguel Lopez de Legazpi, star. Okay. Mela Joy Valiente, from Lalo National High School, SDO Cagayan. Hello sa'yo. Okay, the right answer is, ayan, it's a star. Very good. Yan, ang gagaling talaga. Natatandaan pa rin ang ating mga pikinalakay. Ano? Next, number 4. Mahalagang bahagi ako sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kahit saan pa yan sa buong mundo, mahalaga siya. Ano ako? Again, mahalagang bahagi ako ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Ano ako? Heart, Pampalasa. Star, Daungan. Again, heart, Pampalasa. Star, Daungan. Okay, so let's check the answer. Number 4 is star ba siya o heart? The right answer is yun, star. Sorry pala, heart ang lumabas. So, ibig sabihin talaga, importante ang pampalasa. Di baling maalat, basta may lasa. Mahirap ngayon kasi sa COVID, isa sa mga symptoms kapag walang lasa. Kaya damihan nyo na lang ng asin, damihan ng paminta para lahat may lasa. Pag may lasa, masarap ang buhay. Okay, so last number 5. Hi, Jen Gomez. Yan. Sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Anong tawag sa bayad na ito? Again, sa patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Anong tawag sa bayad na ito? Heart, sandubuan. Star, tributo. Again, heart, sandubuan. Star, tributo. Okay, so the answer is, ano kaya ang sagot? Hello, Mark Jenson Morales. Lezzy Ray Dupaya. Okay, yan. Ang daming sagot, ha? John Paul, the right answer is, ayon, very good. It's a star, okay? Star siya, no? Kasi ito yung tributo, nagpagbabayad, ano? Ang sandubuan, ito ay yung
magsusugat ang dalawang pinuno para magkaroon ng kumbaga parang magkakasundo sila. Ano? So, feeling ko naman alam na alam pa rin ninyo. So, magpapatuloy na tayo sa ating aralin. Yan. Good afternoon, Katleya Soriano from Iris, Angadan West District. Isabella, hello sa'yo, Katleya. Hello, Katleya. Yon. At hello din po kay Celerina Ramos Caras and Tina Ramos from San Manuel, Pangasinan. Hello. Ano po? Hello po sa inyo. Okay. Ito lang para mas madali kayo makapagsagot. Ano? Kahit meron, basta meron kayong papel o kaya naman ay anything na masusulatan nyo sa paligid ninyo, okay yon. Okay, kumuha ng papel upang mabilis na masagutan ang gawain. Ibigay ang unang letra ng bawat salita upang magkaroon tayo ng ideya sa ating tatalakayin. Ang gagawin nyo lang ha, ibigay ang unang letra ng bawat salita upang magkaroon tayo ng ideya sa ating tatalakayin. Ang i-comment nyo doon ay yung buong salita na nabuo ninyo. Ano? Magkakasunod na yon, don't worry. Okay, so ready na? Answer this. Okay, yan. Ibibigay nyo lang ang unang letra. Yan. Ano kaya yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letters yan. Magkakasunod yan pag ganun, tapos pag ganun ulit. Yan. Hello Fortune Flower. Ayan. Ang isusulat nyo ay yung ano, buong salita na nabuo nyo from 12 letters. Pinuno ba ang kanta? Okay, tignan natin. Meron na nakapagsagot. Lisa R.V. Sugabrel, good afternoon sa'yo. Okay, Jessica, tama ba? Okay, tignan natin. Jamie De Vera Bornola, Jenny De La Cruz, Nel Lea. Okay, ano? O, check na natin. Ang tamang sagot ay meron ako nakita dalawang sumagot. Ano? Angkok? Okay? Ah, ito. Yan. Ang tamang sagot ay from Pierre Larry, Lehi Fermin at kay John Paul De La Sada and kay Donna Maika, the right answer is ta-da-da! Ta-da! Okay, the right answer is ano? Huh? Yes, it's nationalismo. So, ibig sabihin, ang ating tatalakayin ngayon ay ukol sa nationalismo. May pagkakaalam, may alam ba tayo tungkol sa nationalismo? Okay, so let's continue. Yan. Leslie Reed Dupaya, hello sa inyo. Sean Patrick, yan. Nakakuha na kayo ng tamang sagot. Ano? Nakuha nyo kaya ang tamang sagot doon sa activity na yon? Okay. Yan. Nationalismo. Kanina ang sagot ni Jessica ay pasyopalismo. Ano, Jessica? Yan. Okay. Ano kaya? Anong rehiyon sa Asia ang ipinapakita ng mapa na ito? Alona Kalingasan, hello sa'yo. Yan. Ano kaya ang ipinapakita ng, anong rehiyon sa Asia ang ipinapakita ng mapa na ito? Okay, Silangang Asia, yes, very good. And the other one ay, nasaan ba ang Pilipinas? Saang rehiyon sa Asia ang Pilipinas? Okay. Timog Silangang Asia from Sean Patrick. Okay, tama. Ito ay ang Silangang Asia. Ganon din ang Timog Silangang Asia. Yes, ang gagaling talaga. Alam na alam ah. Okay, so let's continue.
ating buklasin. Hindi man tuwirang nasakop ng mga kaluranin, dumanas ng matinding imperialismo ang silangang Asya, lalo na noong 18th siglo na nagdulot ng epekto sa kabuhayan, pamahalaan, lipunan, kultura ng mga Asyano. So, ibig sabihin, talagang affected sila. Hanggang ngayon ay affected pa rin tayo, pero sa mas makabagong paraan na nga lamang. Bago yan, bago tayo magtungo sa ganung pa-usapin, ay pag-usapan muna natin, ano ba ang nag-drive sa mga bansang ito? Bakit sila, bakit nagkaroon ng nasyonalismo? Ano? Okay, so simulan natin sa... Okay, simulan muna natin sa kanilang sa pamamaraan ng mga kanluranin. Una dyan, isa sa mapatunay nito ay ang pagpapatupad ng spheres of influence ng mga kaluranin sa China at panggigiit ng open door policy ng United States sa Japan. Okay, kung titignan natin, ano ba yung sinasabi dito na sphere of influence at ano yung open door policy? Okay, alam ba natin yon? Okay, so eto yon. Ang sphere of influence ay hinati ng mga kaluranin ang China sa spheres of influence noong 1900s nang ibabaw ang karapatan ng kanluraning bansa na kontrolin ang ekonomiya at pamumuhay ng mga tao dito. Binigyan din ng karapatan ng mga ito na magpatayo ng iba't ibang infrastruktura at ipinatupad din ang patakarang extraterritoriality. Ano ba ang ibig sabihin natin ng extraterritoriality? Ito yon. Kung saan hindi papatawan ng parusa kung sino mang kanluranin na yan ang gumawa ng kasalanan sa bansang yon. For example, ang isang Portuguese pumunta sa China. Ngayon, nagnakaw siya doon o kaya naman ay pumatay. Ganun, hindi siya kakasuhan. Hindi siya bibigyan ng parusa. Kasi yun yung nasa patakaran ng extraterritoriality. Ang magbibigay ng parusa sa kanya ay ang bansang nangangalaga sa kanya o ang bansang Portugal. Okay, so shout out daw po. Hello po sa mga grade 8 teachers na iniwan ko from Abuyod National High School. Pasensya na po. At salamat po sa maluwag ninyong pagtanggap from Mr. Joaquim Menjola, Ma'am Annie Amelia M. Salazar, Mary Grace Boat Caranto, Karina Tingzon, Mariano T. Morales, Catherine B. Alhalina, and Sir Violito Bilo sa inyo. Hello po sa inyo. Salamat po. Okay. Melanie Giao from 7 Sympathy Porac National High School. Okay. Sunod naman dyan ay ang tinatawag natin na open door policy. Ano kaya yung open door policy? Yan. Ang open door policy ay isang polisiya kung saan ay magiging bukas ang China sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa na walang sphere of influence. Magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga bansa sa pakikipagkalakalan. So, ibig sabihin, kung ano yung karapatan ng China, ganun din ang karapatan na ipinataw para sa mga bansang kanluranin. Okay, yun. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng kalituhan. Kung ano yung ibibigay, ganun din yung matatanggap. Ano? Yun. Next. Hello, Jasmine Manalo from 7 Sympathy and Maria Sabina from 7 Sympathy din from Porac National High School. Salamat sa inyong pakikinig, ano? Okay. Ayan. Tuklasin natin sa China. Nagsimulang mawala ng kontrol ang China sa kanyang bansa nang matalo ito sa dalawang digmaang opyo. Bunga nito, nilagdaan ang kasunduang Nanking at kasunduang Chenqing na naglalaman ng mga probisyon na hindi patas para sa mga Chino. So, ibig sabihin, yan, nagkaroon ng mga kasunduan kasi ang kasunduan na ito kailangan both parties ay parehas na mananalo. Ibig sabihin, kailangan pantay sila. Kaso nga lang, sa kasunduan ito, talo ang China. So, dahil doon ay
kumbaga parang, syempre, China yung lugar na yun ay China. So, sino ang dapat na makinabang? Chinese, diba? Pero bakit mga kanluranin ang nakikinabang? So, ang ginawa ng China ay, upang ipahayag ang kanilang pagtutol mula sa panghihimasok ng mga dayuhan, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Chino. Ito ay ang rebelyong Taiping at rebelyong Boxer noong 1899. So, ito 'yon, ito na yung ito naman yung naging sagot ng China mula doon sa kasunduan na 'yon. Ano? Ang layunin ng kasunduan ito ay una, patalsikin ang mga dayuhan sa bansa. Ikalawa, paalisin ang mga pinunong King o Manchu sa pamahalaan. At ikatlo, magkaroon ng sariling pamumuno. At ikaapat, magkaroon din ng pagbabago at pagunlad ng bansa. Kasi nakikita nila, kung hahayaan nila na ang mga kanluranin ang patuloy na makikinabang lamang sa kanilang bansa, paano uunlad? Paano magkakaroon ng pagbabago kung mismo sa kanila ang namumuno ay mga bansang kanluranin? So ang gusto nila, maging handa sila sa pagbabago at magkaroon sila ng pagbabagong pansarili. Yun. Tingnan natin kung talaga bang magkakaroon sila ng pagbabagong pansarili. Yan, Jessica. Sabinas Mercado, Maria Sabinas Mercado. Okay. Yan. Sa pagbagsak ng dinastiyang Manchu, naging senyans ito ng pagwawakas ng mahigit sa 2,000 taon na pamumuno ng mga dinastiya sa China. So makikita natin, natalakay natin last time na maraming dinastiyang namuno sa China. Pero ngayon, kailangan na nila ng pagbabago. Hindi na kailangan ng dinastiya. Kasi pag sinabi ng dinastiya, hanggat merong anak na lalaki, yun ang mamumuno. Diba? Paano kung hindi naman pala talaga nagiging maganda yung pamumuno? So ang ginawa nila ay, hinarap ng mga Chino ang isang malaking hamon sa kanilang bansa. Ito ay ang pagtukoy sa ipapalit na pamumuno ng emperador. So, ibig sabihin, gusto nila ng pagbabago, pero meron pa rin silang kinaharap na problema. Ito nga ay kung sino ba ang nararapat na ipapalit sa pamumuno ng dating emperador. Siyempre, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataong pumili ng bagong pinuno, sino o ano ang dapat ninyong isaalang-alang? Ano ba yung mga dapat ninyong pamantayan sa pagpili ng pinuno? O tama-tama, nalalapit na ang election ulit para sa buong Pilipinas. Ano kaya yung mga dapat natin isaalang-alang? Hello sa iyo, Francis. Okay, tulad lang din yan ng paano kayo pipili ng magiging boyfriend niyo o girlfriend niyo? Ganun yun. Pipiliin nyo ba yung mga below your standards? Diba? Dapat, ang titignan natin ay kung sino makapagbibigay sa inyo ng sapat at dapat para sa bansa. Okay, so, yan. Sa demokrasya, nakilala dito si Sun Yat-sen. Okay, isinulong ang pagkakaisa ng mga Chino gamit ang tatlong prinsipyo. Una, nasyonalismo. Ikalawa, demokrasya. Ikatlo, kabuhayang pantao. Naging batayan nito ang paggamit ng konsilasyon o reconciliation at pagkakasundo o compromise. Okay. Dito sa sinasabing demokrasya na to, kasi pag sinabi natin demokrasya, equal, mayroong karapatan ang mga mamamayan. So dahil dito, sinasabi dito na kung ano yung sinabi mo, yun yung gagawin mo. Yun yung itinuro ni Sun Yat-sen. Pero pagkatapos ng demokrasya, syempre meron pa rin dyan mga kumakalaban. Sumunod ngayon ay ang isa pang ideolohiya. Ito ay, okay, ang sabi ni Joshua, marunong o magaling na pinuno o magaling mamuno, syempre dapat responsable at tapat sa usapan. Yes, Donna. John Paul, sapat dapat para sa lahat. Ganun pa sapat ang lahat para sa lahat. Yun. Marunong magplano, yes, from Chris Ford. Angelo Laksa from 7th Sincerity Porac National High School. Sabi ni Katleya, dapat responsable, dapat matalinong leader. Yes, dapat at nararapat yun. Dapat maging sapat. Dapat nga sobra pa yung ibigay niya kaysa sa hinihingi ng tao.
Hello po, watching from Tomas Claudio Memorial. Tomas Claudio College Norong Rizal. Hi, Tutor Alin. Hello po, Sir Ruel and company. Okay. Nakilala naman, after ng demokrasya ay ang communism ni Mao Zedong. Yan. Isinulong niya ang pagbabago sa China sa pamamagitan ng militarismo na nagbunga sa kaunlaran mula sa isang kolonya hanggang sa maging isang makapangyarihan at malayang estado ang China. Di ba pag sinabi kasi nating militarismo, talagang militar ang gagana kasi si Mao Zedong ay isang militar. Kaya nakita niya na ang tamang paraan para mapasunod ang tao ay sa pamamagitan ng militarismo. Yun. Pero hindi naman maraming namatay. Pero syempre, ang aim pa rin naman ng communism ay ang pag-unlad ng bansa. Na gano'n naman ang nangyari sa China. No? Makikita ninyo hanggang sa ngayon. Makapangyarihan at malayang estado ang China. Sa sobrang makapangyarihan nga niya, umaabot hanggang dito sa Pilipinas, diba? Tama ba ako doon? Okay, dapat daw pantay-pantay, sabi ni Jamie. Okay. Makikita natin na ang mga pinuno ay gagawa ng mga paraan para talagang masigurado nila ang pag-unlad ng kanilang bansa. Ito nga yung sinasabi na by hook or by crook. O kaya naman ay kung ayaw sa santong dasalan, anong gagawin? Santong paspasan. Yun lang ay para lang makita ang pag-unlad ng kanilang mga bansa. Na ganun din ang nangyayari hanggang sa ngayon sa Pilipinas. Diba? Maraming kaparaanan ng ating gobyerno o ang ating pamahalaan upang masigurado na patuloy na uunlad at magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa. Okay, hello sa iyo, Johanna May A. Pablo from Lalo National High School, 7 Einstein. Hello sa inyo. Yan. Parehas ang proseso ng kanluranin upang kolonyahin ang China at Japan. Ngunit magkaiba ang naging tugon ng dalawang bansa. Okay, dito sa Japan naman, tinanggap ng Japan ang mga kanluranin nang hilingin nito na ipatupad ang open door policy noong 1853. Sa panahon na ito, umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Hapones. Ito ay pinasimulan ni Emperor Mutsuhito na siyang namuno sa panahon na kilala bilang Meiji Restoration. So ibig sabihin, restoration, restore from its own from the root word restore. Na kung saan muling bubuhayin, muling magkakaroon ng buhay. Yun yung tinatawag natin na restore. Hello sa iyo, Edna Lynn Burbano sa Monte from Lalo National High School. Okay. Germany, England at US, sila ang pangunahing bansa na nanguna sa pananakop sa Japan. Na kung saan, sa Germany, nakita doon ng mga Hapones ang sentralisadong pamahalaan, kaya ito ay ginawang modelo ng konstitusyon nito. Samantala, sa England naman, nakita ang kahusayan sa pagsasanay ng mga sundalong British. At sa US, nakita naman dito ay ang sistema ng edukasyon. Kaya, kung titignan natin, merong ginawa ngayon ang Japan upang mas umunlad sila kaysa malugmok sila sa kabila ng negatibong ginawa sa kanila ng iba't ibang bansa. Tunghayan natin. Yan. Una sa edukasyon. Nagpatupad ng sapilitang edukasyon sa elementarya, nag-imbita ng mga guro mula sa iba't ibang bansa, at ikatlo ay ipinadala ang mga scholar na Hapones sa ibang bansa. So, ibig sabihin, ginaya nila yung sa United States. Diba? Kasi dahil sa United States, pati na rin sa United States, na kung saan tinignan nila na kailangan pala talagang may talino rin ang mga bata para makita na may pag-unlad. Ano? Ikalawa sa ekonomiya. Ito naman ay nakuha sa Europe then at sa US. Nagtungo sa US at Europe upang matugunan ang paraan ng pagnenegosyo
at pagpapaunlad ng iba't ibang industriya. Ikalawa ay nagpagawa ng mga kalsada tulay, linya ng kuryente upang mapaunlad ang komunikasyon at transportasyon. Okay, and last ay sandatahang lakas. Pinalakas ang sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagpapagawa ng makabagong barko at kagamitang pandigma. At isa din, isinaayos ang pagsasanay ng mga sundalong Hapones. At kung ating susuriin, ginawang positibo ng mga Hapones ang negatibong ginawa sa kanila ng mga kanluranin. Sabi nga, ito ay kung paano natin tatanggapin ang isang bagay. Ginawa, katulad ng sinasabi sa Biblia. Pag binato ka ng bato, ano ang ibabato mo? Diba? Tinapay na may palaman. So, ibig sabihin, kung binato ka ng mga negatibo, batuhin mo o gawin mo itong gawin mo itong apoy upang ikaw sa sarili mo ang magkaroon ng pagbabago. So, hindi mo kailangan isipin na, ay, lugmok ang bansa namin, so wala kaming gagawin, hahayaan lang natin. Hindi ganon. Kailangan, kapag nakita mong negatibo yung dumarating sa inyo, ano ba yung dapat mong gawin para maging positibo? Ganon ang ginawa ng Japan. Na kung saan, nakita nila na nalulugmok sila, pero ginawa rin nila itong stepping stone para umunlad sila. Tignan nyo sila ngayon, di ba? Isa na silang ganap na malayang bansa. Isa na silang makapangyarihang bansa. Kasi hindi nila hinayaan na sila ay patuloy na tapakan ng mga kaluranin. Bagkus, sa patuloy silang pagtapak, sila na may tumatalon para sa pagbabago. Okay, hello Angela Gabriel from Lalo National High School. Okay. Yan. Matapos ito, nagkaroon din naman ngayon sa Timog Silangang Asya sa pangunguna nito ng Indonesia. Umunlad ang nationalismong okay, sabi dito ni John Paul, Japan is the best nation in Asia. Bakit kaya nasabi ni John Paul na ito ay best? Hi anak, sipag naman. Hello sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel ng DepEd. Ano? From Zairine Zay Miguel. Hello po, watching from Sangbay Integrated School. SDO Quirino. Hello sa'yo, Shireen. Yan. Umunlad ang nationalismong Indonesia dahil sa paghahangad na matigil ang mga hindi makatarungang patakaran ng mga mananakop na Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan na nagbunga ng negatibong epekto sa kanilang kabuhayan. Kung titignan natin, dahil mayroon silang mga nakikitang negatibo, hinahayaan nila na magkaroon ng positibo o lumalaban sila, 'di ba? Lumalaban sila para sa ikauunlad ng kanilang bansa. Hindi tayo dapat lumaban para sa sarili lang natin, kundi bagkus lalaban tayo para sa ikabubuti ng lahat. Lagi niyo 'yang tatandaan na hindi dapat maging makasarili, kundi para ang isipin natin ay ang kabutihang panlahat. Okay, 'yan. Rian Bea Miguel from Sangbay Integrated School din, SDO Quirino. Dahil dito, nagtatag sila ng mga samahan na maaaring maging tugon sa mga suliraning hatid ng kanluranin. Okay? Ito yung mga binuo nilang samahan. Una ay ang Budi Utomo. Layunin nito na maipakilala sa daigdig ang mayamang kultura ng Java at mabigyang karapatan sa edukasyong kanluranin ang mga Indones. Okay, ang ikalawa ay Sarikat Islam, itinatag upang isulong ang kabuhayan ng mga Indones. Binigyang diin ang political na kalagayan ng Indones. Next is Indonesian Communist Party, hinangad ang kalayaan mula sa mga Dutch at namuno sa pag-aalsa noong 1926 hanggang at 1927. Pero hindi lahat ng pakikipaglaban ay lagi tayong mananalo. Tulad nitong Indonesian Communist Party, natalo sila.
Pero hindi naman sila tumigil doon. Kung natalo, kung meron tayong, lagi nyo tatandaan, kung merong mga bagay na nagpapahina sa atin, gawin nyo itong maging kalakasan. Kilalanin ninyo na, ah, okay, dito ako mahina. So, gagawa ko ng way para doon ako lumakas. Ganun dapat. Ano? Next is Burma. Yan. Ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo ay nagsimula noong 1900 sa pamumuno ng edukadong Burmese na nakapag-aral sa loob at labas ng bansa. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang samahan. So ganun din ang ginawa sa Burma na kung saan nagpatag sila ng mga makabayang samahan na ang layunin ay upang maging malaya sila. Maging malaya sila sa mga kanluranin ginagawa ng mga kanluranin na nagpapahirap sa kanila. So kung titignan talaga natin, lahat ng pinuno, lahat ng bansa, walang tatanggap na talo sila. So kahit first world country, second world country, and third world country, kahit ano pang bansa na yan, hindi nila tatanggapin na lagi silang kulela. So gumagawa ang bawat pinuno ng bansa ng mga kaparaanan upang mapaunlad ang kanilang mga sari-sariling bansa. Nariyan ang pakikipagtulungan, pakikipag-alyansa, o kaya naman ay paghingi ng tulong. Hindi mali na humingi ng tulong. Huwag lang tayong sasandal sa kanila. Tama ba yon? Okay, Joanne Nicole Codina Pantalyon from Lalo National High School, SBO Cagayan. Hello sa inyo. Okay, next, last na po sa ating tatalakayin ngayon na bansa ay ang bansang ating pinagmulan. Ito ay ang bansang Pilipinas na kung saan maraming magaganda. Hindi lang itsura, kundi pati na rin ang mga pag-uugali. Okay. Noong 19th na siglo, nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Pumasok ang mga produkto mula sa kanluran, naging tanyag at mabilis sa kanluran ang mga produktong Pilipino tulad ng asukal, kopra, tabako at iba pa. Ito ang nagbigay daan sa pag-unlad ng kalakalan sa bansa. Kaya kung titignan natin, nagkaroon din ng positibong epekto ang mga negatibo, di ba? Simula noong pumasok dito si Novagelan at nagpaunlad sila dito, nagkaroon pa rin tayo ng pag-unlad. Ito na nga yung nakilala na ang ating iba't ibang mga produkto na hanggang sa ngayon ay patuloy nating ini-export o iniluluwas. Na isa sa mga pinagkukuna natin ng ng kita ng bansa. Ano? Okay. Pero bago yon, umusbong ang gitnang uri o middle class. Sila ay mayayamang uri, mestisong Chino at Espanyol. Ang mga anak ng gitnang uri ay nakapag-aral sa mga kilalang universidad sa Pilipinas at maging sa Spain. Ang grupong ito ay tinatawag na ilustrado na mula sa salitang Latin na ilustre na ang ibig sabihin ay naliwanagan. Marami tayong kilala na mga ilustrado. Sila yung mga tinatawag natin ngayon at kilala natin ngayon na mga bayani ng bansa. Unang-una na riyan ay ang ating pambansang bayani. Sino nga ulit ang ating pambansang bayani? Kilala niyo pa ba? O sina Darna na? Sino ba? Paki-comment nga kung sino ang ating pambansang bayani. Okay, very good. Ang bilis naman mag-type nito. Okay? Sabi ni John Paul at ni Katleya ay si Jose Rizal. Yes, very good. Siya pa din po. Hindi pa napapaltan yun, ha? Hindi po napapaltan ang ating pambansang bayani. Siya pa rin po ang ating pambansang bayani. Napapaltan po ang mga pangulo ng bansa pero hindi ang ating pambansang bayani. Okay, salamat sa inyong mga pagtugon. Yan, Johanna May Pablo, Jamie De Vera Bornola, Joshua Pashon, Chris Ford Javier, Pierre Lehi Fermin, Angel Frugal, Joanne Nicole Pantalyon, and Shireen Zay Miguel. So, dahil naliwanagan na sila, meron na silang mga ipinaglalaban. So, kung titignan natin, ang pagpapamalas ng nasyonalismong Pilipino ay sa paggamit ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Ito ay pinasimulan ng mga ilustrado na nagtatag ng kilusang propaganda
at ipinagpatuloy ng mga katipunero na nagpasimula ng katipunan. So, iba't iba yung mga paraan nila. Merong pagsulat, diba? Dinaan nila sa iba't ibang mga pagsulat. Meron silang mga tinatawag na dyaryo noon. Tapos meron silang mga code name. Meron silang mga tinatawag na, anong bang tawag doon? Meron silang mga pen name pala, pen name. May dimasalang, yun. Mga yun, mga natatandaan ko lang. Yun lang, pasensya na. Ano? Reika Maureen Rock, Alona Kalingasan, Angel, Angela Gabriel, Katlea Soriano. Okay, ginamit nila pagsulat. Yung iba naman, ang ginamit naman nila ay tabak o dahas. Yun. Ito na talaga yung puspusa na talaga yung makikipaglaban ng mga katipunero, mga katipunera, sila Gabriela Silang, yan. Yan. Meron namang iba na nagpakita ng kanilang galing o ng kanilang pakikipaglaban sa pamamagitan ng iba't ibang sining, katulad ni Juan Luna, na ipinakita ito sa pamamagitan ng kanyang mga ipininta. Yes, ito po, sila ay nagtago sa mga pen name. Okay. Yan. So, dyan na po, nagtatapos ang aking talakayan, pero meron pa tayong gagawin. Okay? So, para makita natin kung natandaan ninyo ang ating kinalakay. Okay. Unawain ang mga pangungusap. Maglagay ng heart emoji kung ito ay nagsasaad ng pagmamahal o pagmamalasakit. Samantalang, lagyan ng X ang mga pangungusap na nagsasaad ng pagsasamantala. Again, heart, kung ito ay pagmamahal o pagmamalasakit, samantalang X naman kung ito ay nagsasaad ng pagsasamantala. Start na tayo. Okay, let's have it. Number one. Comment nyo na lang po sa ating comment section ha ang inyong sagot. Write the number of your answer. Okay, number one. Pakikibaka sa mga kaluranin upang mapanatili ang kapayapaan. Again, pakikibaka sa mga kaluranin upang mapanatili ang kapayapaan. Heart or X? Puso o X? For number one. Hello ulit sa inyo, sa mga patuloy na nanonood. From Region 2, Isabela and Cagayan. SDO, Isabela and SDO, Cagayan. And ganun din po sa Porac National High School. Salamat po sa inyong pakikinig. Hello po. Okay, the right answer is for number one, it's a heart. Okay, next number two, pagpapahalaga sa kulturang kinalakihan. Again, pagpapahalaga sa kulturang kinalakihan. Yan. Heart, X. Okay, the right answer is? Okay, yes, it's a heart. Next, number three. Pagrespeto sa mga kaugalian sa kabila ng pagkakaiba-iba. Again, pagrespeto sa mga kaugalian sa kabila ng pagkakaiba-iba. Okay, the right answer is? Hello, Edison Rimarim Inductivo. Yon, hello sa inyo and sa Rimarim family. From Pangasinan. Crisan J. Galang. The right answer is? Yan. It's a heart. Very good. Next, number four. Panloloko sa mga katutubo upang makamit ang nais na teritoryo. Again, panloloko sa mga katutubo upang makamit ang nais na teritoryo. Heart or X? Hello, Ami Magpantay Salazar from Abuyod National High School. Yan. Hello sa inyo. Okay, the right answer is? Yan. X ka dyan. X ka. Okay, next. Number five. Pagtraidor sa mga pinuno upang sumapi sa mga mayayamang bansa. Again, pagtraidor sa mga pinuno upang sumapi sa mga mayayamang bansa. Heart o X? Aba, may advance na dito si ano, si Nel Leia. O, nagmamadali si Nel Leia. Okay, the right answer is? Yan, X. Next, number six. Pagsusumikap na paunlarin ang sarili upang maging
maging pagpapala sa iba. Sorry ha. Okay, pagsusumikap na paunlarin ang sarili upang maging pagpapala sa iba. X or hard. Hello sa iyo, Jerome Bristol. Shout out po ulit sa grade 8 teachers na Kabuyod National High School together with our own loving principal, Dr. Connie A. Madrid. Hello po sa inyo from SD Orizal. Okay, under Mrs. Cherry Lou de Mesa. Okay, the right answer is, okay, ika-anim para maging pagpapala sa iba is a heart. Okay, next. Number 7. Pagkamkam sa mga produkto ng mga katutubo. Pagkamkam ng mga produkto sa mga katutubo. Heart or X? Number 7, heart or X? Okay, sabi ni Leziri Dupaya, ito ay yes, it's an X. X siya kasi hindi dapat magkamkam. Ang hindi atin ay huwag natin ang kinil. Next, number 8, paggalang sa mga batas na ipinatutupad. Paggalang sa mga batas na ipinatutupad. X or heart? X or heart, number 8. X or heart? The right answer is, okay, yes, it's a heart. And next, number 9, pagsang-ayon sa mga balita. Pagsang-ayon sa mga balita. X or heart? Shout out po sa mga taga Valenzuela at Teresa Rizal. Hello sa iyo, Edison Inductivo. Shout out Leia Rivarium Inductivo. Hello po, Carl Inoncillo. Hello sa iyo. Yan. Ang right answer sa number 9, it's a heart. Pagsang-ayon sa mga balita, pero hindi lahat ng balita ay pinaniniwalaan dapat, ha? Dahil yung iba ay fake news. Kilalanin natin kung alin ang fake news at real news. Next, last number 10, pakikiisa sa mga programang pangkapayapaan. Pakikiisa sa mga programang pangkapayapaan. Okay, the right answer is... The right answer is, okay, it's a heart. Okay, so kung titignan natin, ano, maraming paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal. Hindi mo kailangang sabihin, bagkus, kailangan nating ikilos. Gawin natin to, di ba? Ang salitang walang kilos ay patay. Tandaan niya na, ang salitang walang kilos ay patay. Kahit sabihin mong mahal kita, mahal ko ang bansa, pero patuloy ka nagtatapo ng basura sa ilog, hindi mo mahal ang bansa. Ano? Lagi nating tatandaan yun. Okay? Hello po sa mga patuloy na nanonood sa atin from Porlac National High School, Lalo National High School, Iris, Angadan West, and Abuyod National High School from Batangas, from Dasmariñas, and from Valenzuela. Ano po? Okay, next po sa activity natin. I-type nyo na lang yung sagot nyo, ha? Pa-shout out po sa mga taga-Ondoy Village. Oh, from Jessica. Kung makakausap mo ang mga pinunong kanluranin, ano ang ipagpapasalamat mo na ginawa nila sa ating bansa? Let me know, ha? Kung makakausap mo ang mga pinunong kanluranin, ano ang ipagpapasalamat mo na ginawa nila sa ating bansa? Yan, iintayin ko, ha, no? Ito yung sagot ko, teka lang. May nagsagot na, maraming salamat sa pagpapaunlad sa aming bansa at ngayon ay nakabangon na kami, sabi ni Sean Patrick Vinagrera
Mayandok, yon. Sabi naman ni Nel Lea, salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kalaman sa aming bansa. Yes. Meron pa. Atsun siya? sabi ni Jessica, salamat po sa maraming ayuda. Yes. Alam niyo, iba't ibang organisasyon na nagbibigay sa atin ng mga ayuda. No, nandyan ang UNICEF. Nandiyan ang World Trade Organizations, katulad yun din, pati na rin ang World Health Organizations, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Sabi naman ni Chris Ford Javier, ipagpasalamat ko sa kanila na kung wala ang kanilang mga kultura, ay hindi uunlad ang ating bansa. That's a big, ano, yeah, that's a big thumbs up. Next, sabi naman ni Joshua Pasyon, magpapasalamat ako dahil malaki ang pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Maraming salamat sa lahat-lahat, sabi naman ni Reika Maulino. Sabi ni Katleya, salamat din dahil napatunayan namin na mga Pilipino na matatapang kami dahil sa inyong mga pananakop. Yes, matatapang talaga ang mga Pilipino. Salamat at naging bahagi kayo ng aming kasaysayan, sabi ni Edison. Ayan. Salamat dahil naging tanyag at mabili ang aming mga produkto sa Asia. Yun. Kung titignan natin, marami talaga tayo maipagpapasalamat dahil lagi natin titignan kung anong naitulong nila. Mahirap mali man yun or tama man yun, tinulong pa rin nila yun. Ang gagawin na lang natin ay kung paano natin pauuna rin ang ating sarili. Ano, lagi natin titignan kung tayo itinutumba ng bagyo, katulad ng pagdating ng bagyo. Hindi naman tayo laging malulugmok. Lagi natin tutulungan ang ating sarili. Pasalamat ako dahil laging tinulong ka namin ng aming bansa at napaunlad ang aming bansa. Okay, sabi ni Pierre Lehi Fermi. Sabi naman ni John Paul, salamat at may half Filipino dahil nag-asawa yung iba ng mga Filipino. Okay, so with that, yan, salamat dahil blank sa aming bayan. Yan yun. And with that, maraming pong salamat sa inyong pakikiisa at pakikinig, pati na rin po sa pakikibahagi ng inyong mga kaalaman sa ating talakayan. Maraming pong salamat sa pakikiisa. Muli from Lalo National High School, Porac National High School, Abuyad National High School, Tomas Claudio Memorial Colleges from Hurong Rizal, and from different schools around the Philippines na patuloy po nanonood, hindi lamang po sa akin, pati po sa lahat po ng Italy sessions namin. Salamat po. Muli po, ako si Tutor Alin para sa Isa Araling Panlipunan. It's indeed an our fantastic, our panalo day. Okay? So muli pong pagkikita sa susunod na Webes. Maraming pong salamat sa mga patuloy na nakikinig at nakikiisa. Kita-kits po muli. At ang susunod po sa akin ay si Tutor Leo. Maraming pong salamat. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!